Yan mga kaibigan, ito na po yung sinasabi ko na kabuuan ng kanyang timing sa harap. Ito yung sa crankshaft. Yan. 00 ang kasulat, tapatan yan. Ito yung sa injection pump 2, tapatan yan, nakasulat dos. Yan. At ito yung sa camshaft mga kaibigan, nakasulat 1, yan, tapatan yan. At yan na po ang kabuuan ng kanyang timing, kaya ganyan lang po magta-timing mga kaibigan. At ganyang pagka-timing mga kaibigan, ibig sabihin okay yan, at under yan pag pin-under. Kung walang ibang problema sa injection pump, ganyan ang pagta-timing mga kaibigan. At yun na yun. Yung ano niya, malalim yung valve seat. Kaya lagi siyang kumuputol ng bridge mga kaibigan. Kasi yung valve seat niya, nakubugos na yung valve seat niya mga kaibigan. Kaya sa katagalan ng under niya, sobrang lalim ng angat ng balbula, pinuputol na yung bridge mga kaibigan. Kaya ito po yung sakit nito mga kaibigan, kaya hindi na ito inoverhaul mga kaibigan, kasi nga nung makikita na natin tinanggal lahat yung dito, wala naman ibang problema. Kasi bago daw ang system rin ito, bago tinalitan, ang problema lagi lang pinuputol ng bridge. Kaya ang sakit nito na ginagawa natin mga kaibigan, hindi na pala natin ito kailangan i-overhaul ng buo. Ayan mga kaibigan, yan yung lahat ng burbulan niya. Kapalitan na ng bago mga kaibigan. Kasi yan ang problema dyan, laging pumuputol ng bridge. Mga kaibigan, ito sila kay, yan o. Magpalit po tayo ng oil seal mga kaibigan dito sa crankshaft oil seal sa atras, sa rear. Ito yung housing niya mga kaibigan, kung makikita niyo. At habang naglilinis ang kasama ko, ang pangalan na ay sila kay. Yan. Subscribe sa YouTube channel ni Lakay. Ano ba pangalan ng channel mo? Wala pa naman video, paano mag-subscribe yung tao doon? Wala pa nga eh. Bakit ayaw na dyan? Wala pa. Si Boy Bua. Boy Bua? Hindi. Ano ba yun? Boy Lakay. Boy Lakay pala. Ito mga kaibigan, dito nakalagay ito, ganyan. At ilagay natin yung oil seal. At ipapakita ko sa kanyang mga kaibigan. Kasi yung oil seal noon, hindi pwede magkabalita dyan. May sa loob, may sa labas. At malalaman mo naman doon sa itsura kasi may makapal at saka manipis. Dito ilagay ito mga kaibigan pag may oil seal na. Yan. Ito yung housing niya. Dito o-ring ito, dito banda. At ikabit na natin yung oil seal mga kaibigan. Ito pala yung o-ring mga kaibigan, ito yung luma, para dito, yan, dyan galing yan sa, yan, dito. At ang bagong oil seal, ay nandito na mga kaibigan, yan si Ariel, nagre-ready na si Ariel. Saan yung ano, Ariel? Pakita ko muna. Mga kaibigan, ito pala yung oil seal natin, oh, kung makikita ninyo. Hindi pwedeng magkabaliktad ito mga kaibigan. Kung makikita ninyo, ito, dalawang lip, yan o. Yan. Ito yung lip sa loob, ito yung lip sa labas. Kailangan, nakaganyan mga kaibigan. Ito sa loob, ito. Yan, kung makikita ninyo, wala naman siyang, wala ba nakasulat rin? Wala, no? Itong may, ano, makapal dito mga kaibigan, na ano, yan, kung makikita ninyo, malawak ito. Yan, malawak dito mga kaibigan, ang gap niya sa loob yan mga kaibigan. Yan o, makikita ninyo. At ito naman o, ito napaka lapit lang ng gap niya sa labas yan mga kaibigan. Makitid o. Kaya ganyan lang mga kaibigan ha. Sige, ilagay natin. Ayan, may stopper yan. At may stopper rin pala dito. O. Babangga talaga yan. Yan. Sa bilog na yan, yung wheel seal nito, yung ito. Babangga yan dito mga kaibigan doon sa may stopper ngayon. No? Sige, ilagay na. Yan mga kaibigan, pinapalo na.
Yan ang luma, mga kaibigan, ginawang pang ano siya. Kung tulak. Yan. Diba? Ayan, kulang konti. Sige. At okay na mga kaibigan. Tapos na. Ito, makikita ninyo. Ito na yung likod ng oil cells. Lumapat na doon sa stopper. Yan. Yan. Kailangan paikot yan. Balance yan mga kaibigan. Yan o. Yan. At lagyan na lang natin ng o-ring dito mga kaibigan. Yan. Kakabit na natin yan. Sige. Dito. Okay na. Simple lang mga kaibigan. Mga kaibigan, ganito po ang isura sa likod ng PTO. Yan. Ito yung makina yun, ang harap, ito yung likod. Ito PTO ito mga kaibigan. Yan. Hanggang, mula dito hanggang dyan. Yan, PTO mga kaibigan. Makikita nyo yan. Bill housing yan, PTO yan dyan. Bill housing ito. Ito mga kaibigan, bill housing. Ito yung PTO sa taas. Ito yung PTO, ito, itong gear na ito, dito umiikot para sa PTO yan, para umiikot yung hydraulic pump at saka charging pump. At ito naman, ito yung gear para sa umiikot yung steering pump. Dalawa lang yan, magkabilaan mga kaibigan. Ito yan, flywheel yan dyan, dito makalagay. Nakabolt yan dito, ito yung guide niya. Yan, ito yung steering pump mga kaibigan. Yung steering pump na yan, ang karugtong yan dito. Yan. Pag umiikot ito, umiikot din yun. At ito naman, para sa PTO sa taas. Kaya kung magulo medyo tingnan mga kaibigan, hindi naman siya masyado magulo. Parang easy lang din pag maintindihan mo. Handa lang yun, dalawang gear lang yan pagkatapos ng ano. Ito, bill housing, pag nakabot na yun dyan. Dalawang gear lang yan. Yung gear na ito, sa likod ng flywheel ito nakakabit mga kaibigan. Ito. Yan. Dito yan. Dito yung flywheel natin mga kaibigan. Dito yung papunta sa converter. Itong gear na ito. Dito nakapasok yung converter. Yan. Ito flywheel ito. At dito sa likod naman itong gear. Yan. Yan. Yan nakalagay yung papuntang PTO at saka yung papuntang steering pump. Yung gear na dalawa na doon, dito yan nakakabit. Mga kaibigan. Yan. At yung ito naman, ito, itong mga ngipin na ito, ang isasalpak dyan, itong converter. Ito. Yan. Yan, converter na iba. Ito yung converter, kaibigan. Yan. Yan. Dito makasalpak yan pag nakabit na ito. Kasi ito, bubuhatin ito mga kaibigan dito. Ikakabit yan dito. Yan. Dito yung makakabit yung flywheel natin. At ganyan lang mga kaibigan. Halos nabuo na natin yung makina. Makikita nyo. Inakabit na natin lahat ng ano. Yan, ito yung cooler dito. Yan. Yan mga kaibigan, nagkabata din yung flywheel at i-bolt na po natin yung flywheel. Kung makikita ninyo, iba na itsura niya kasi may flywheel na kanina, mga gear lang makikita ninyo dyan. Yan, oh, anim na bolt ng flywheel yan, flywheel bolt yan. 30mm ang size. Kasalubong ng ngipin na yan para papasok yan. Ito, i-bolt lahat yan. Pag naka-i-bolt na lahat yung housing na yan, kasama na rin ito na papasok. Yan, dito yan, paikot yung mga bolt housing. Yan mga kaibigan. Yan lang muna.